So ngayon, maswerte tayo dahil makikipanayam sa atin si Owi na isang HIV positive for 15 years. Hello guys, this is Marky Alonzo and welcome to my channel. So ngayon, nandito ako sa Loyola Heights, Quezon City, sa Woodwater Center for Healing ng Camillian Fathers and Brothers. So itong center na to ay nagke-cater, tumutulong at gumagabay sa mga kapatid natin na merong HIV, sa mga hinihinalang may HIV, at kung paano nila mas matutulungan yung sarili nila, mai-improve yung kanilang kalagayan sa kabila ng pagiging HIV positive. So, Owi, ano bang HIV? HIV is a Human Immunodeficiency Virus. Okay. At what is AIDS? Ang AIDS naman isang Acquired Immunodeficiency Syndrome. Okay. Ibig sabihin, hindi ito namamana, kundi na-acquired. Okay, na-acquire siya. So, pag sinabing HIV, from the word itself, immunodeficiency virus, siya yung virus na atake sa immune system ng isang tao. Hanggang manghina ka, hanggang maging napaka-vulnerable ng katawan mo sa kung ano-anong klase ng karamdaman na tinatawag nilang opportunistic infections, at doon ka pala nga hantong sa AIDS condition. Ito yung sinasabi na si HIV is a virus, ang AIDS is a condition. Yun yung pinag-iba ng dalawa. Pag sinabi natin AIDS condition na siya, ito na yung isang, like ako, na person living with HIV, pag ako nagkaroon ng infection sa katawan, like TB, pneumonia, doon ako tinatawag na nasa AIDS condition na. Hanggat wala akong infection sa katawan, nasa HIV virus lang ang meron sa akin sa katawan. Ah, okay. So, ang HIV ay yun yung may virus ka na sa katawan. Yes. Pag mahina na yung immune system, doon papasok ang opportunistic infections. Opportunistic infections. Doon ka matatawag na AIDS condition. Okay. Okay. So, doon matatawag na AIDS condition. Pero pagka AIDS ka na, posible bang maging HIV ka ulit? Yes. Pag nagamot naman yung kung ano yung infection na meron sa katawan mo, eh, pag nagamot yun, magbaback to normal naman yung katawan mo, nasa HIV virus ka na ulit. Ah, okay. Ibig sabihin guys, hindi ko mo naging AIDS ka, although critical pag nasa AIDS na stage ka na, pero posible pang matreat yung mga diseases na natamo ng katawan mo. Pwede. Pupwede kang gumaling, tapos pupwede kang maging HIV condition ulit. Kasi may maling pananaw eh, ibang tao, ang tawag kagad AIDS. Yeah. Diba? Yung tingin ng mga tao pag naka-HIV virus at tingin nila may AIDS ka na agad. Oo. Pero guys, dalawang magkaibang bagay 'yon, no? Okay, so kinahihinatnan ang AIDS ng HIV kapag hindi naging maingat ang taong may HIV sa pag-aalaga sa katawan niya. Yes. So ngayon pag-uusapan natin yung 3 modes of transmissions kung paano nasasalin ang HIV or HIV virus. Ano-ano yung mga yun, Owi? Una ay kakaroon ng sexual contact na unprotected. Mm-hmm. Or pagkipagtalik na walang protection. Ibig sabihin walang condom? Walang condom. Okay. Pangalawa ay blood-to-blood products. So, ibig sabihin yung mga blood transfusions? Yes. Or pwede rin yung organ. Ah, organ transplant din. Transplant. Okay. Na mula sa infected, papunta doon sa isang tao. Okay. Ay pwede may transfer yung virus na yun mula sa organ. Okay, ano pa? Pangatlo, yung mother-to-child transmission. Ibig sabihin, pagkalimbawa si nanay, HIV positive, yes, tapos nabuntis siya, so, pag nanganak siya, may possibility na pag nabuntis yung nanay at hindi nag-treatment yung nanay, may possibility na mahawaan yung bata. Kasi, posible, ibig sabihin, posible na hindi mahawa yung bata. May pwede. Okay, basta nag-undergo ng proper treatment at ng antiretroviral drugs, at dapat during the delivery ay cesarean, CS dapat. Okay. So wow, thank you sa information na yun, Owi. So guys, 'yun yung 3 modes of transmission. So labas doon, so mas malaki
chance na hindi talaga kayo makukuha labas sa tatlong modes of transmissions na yon. So ngayon, pag-usapan natin yung four fluids kung saan pwedeng masalin ang HIV mula sa katawan ng ibang tao patungo sa katawan mo. So, ano yung mga fluids na yun? May apat na body fluid na mataas yung transmission. Una, ang blood. Okay. Semen. Vaginal fluid. At gatas ng nanay. Okay. Dugo, Tagalogin natin. Yes. Tamod. Hima. At yung gatas ng ina. Nanay. Yun yung malaki yung chance na makapag-transmit ng HIV virus sa isang tao. So, ano yung mga maling akala ng mga tao tungkol sa HIV? Hanggang sa ngayon kasi, dahil pa rin mga maling tingin ng mga tao na akala nila simple pakihalubilo, simple pakisalamuha, or pag hugging lang, kissing, akala nila nakukuha yung HIV virus. Mali yung pagtingin ng tao. Dahil wala pong transmission mula sa hugging, kissing, shaking of hands, or pagpapalitan ng isang baso mula sa infected papunta doon sa isang tao, ay wala pong transmission. Mula rin na po sa mosquito bite, wala pong transmission doon. So guys, narinig niyo yun, napakaklaro, di ba? So, pwede natin silang makasalamuha ng napaka-normal. Okay? Dahil walang transmission sa tulad nga ng mga nabanggit ni Owie, kahit mag-share kami dito, okay? Walang transmissions doon, guys. So, tanggalin niyo na sa isip niyo yun. Okay? So ngayon, paano nagkakaroon ng transmissions? May four principles ba yun, Owie? Yes. Okay, ano yung four principles na yun? May apat na principle tayo ang HIV transmission. Una ay dapat ang titingnan natin pag may lumabas, yung entry, ay exit, entry, survival, sufficient. Okay, halimbawa natin sa kunyari, naglalaro tayong dalawa. Okay. Tapos nasugatan ka, tumasik yung dugo mo sa akin. Okay. So halimbawa ganun, wala akong sugat. Klaro yung balat ko, wala akong kahit anong sugat. So may chance ba yun, Owie? Walang transmission doon kasi titingnan natin, may lumabas nga. Mula sa'yo, okay, ay nasugatan ka. May entry ba, na may pinasukan ba yung dugo na yun sa katawan mo? Okay. Kung wala ka namang sugat, walang transmission, walang entry doon. Okay. At nag-survive ba yung blood na yun kung sakali man na may sugat, nag-survive ba siya? Kasi, kasi titingnan natin yung survival ng blood, okay. Di ba sabi ko nga kanina, in seconds lang, pag lumabas sa katawan ng tao ang blood, in seconds lang, namamatay. Pag na-expose yung blood, in seconds lang, namamatay yung virus. So yun guys, klaro yung four principles na yun. So dapat ganun yung tignan. Bakit namin sinasabi, or lalo si Obi, na nasa HIV advocacy, bakit na sinasabi yun? Kasi walang recorded cases na ang tao nagkaroon ng HIV sa pamamagitan ng mga ganong klase ng kwento. Yes, lalo sa mosquito bites. O, mosquito bites. Halimbawa, may kinagat siya ngayon ng labok, lumipat sa akin, kinagat ako dito. At titignan natin, ano ba ibig sabihin ng HIV? Human. Dapat human to human. Oh, clear, di ba? Human to human. Hindi naman sinabing MIB, mosquito, immunodeficiency virus. Okay, we're talking here about human to human. Okay, so walang chance para sa lamok o para sa nag-share kami sa kinakain namin, kinagat namin nung iisang mansanas. Wala. Yung paggamit ng CR. Yung paggamit ng CR, isa pa yan. Wala namang transmission doon. Halimbawa, dalawang babae. Uy, kailangan nilang maupo sa banyo kasi babae sila. Yes. Hindi kagaya natin, nakatayo tayo umihi. Halimbawa, si babae 1, positive. Okay. Tapos, tumayo na siya sa CR, tapos na siya, naupo, tapos may regla siya. Walang transmission. Tapos naupo si woman 2 na negative. Ang titignan nyo dun, isipin nyo agad yung principles na yun. Yung apat na yun. Yung entry, exit, survival, saka sufficient. Kasi kung may menstruation yung babae at umupo yung pangalawang babae, baka na-expose na yung blood. Di ba sabi ko nga kanina, in seconds lang namamatay yung virus pag once na-expose sa hangin yung blood. Baka possible, bacteria ang makukuha. Bacteria? Hindi HIV. Oo. Kasi yung virus, yung rate of survival niya once na ma-expose sa air, yes, once wala na sa katawan natin, ang bilis namamatay. Namamatay. So, as clear as that, ang HIV hindi yung makukuha sa simpleng pakikisalamuha or pakikihalubilo lang sa isang tao HIV positive. Sana klaro sa inyo yon. Okay, so ano may napag-usapan natin? Kung anong HIV saka kung anong AIDS. Okay, kung ano yung modes of transmissions.
And then kung ano yung mga fluids, body fluids. Kung ano yung mga body fluids na pwedeng makuha, and then yung four principles kung paano mo dapat tignan ang isang pangyayari para makuha ang isang HIV virus. So ngayon pag-usapan naman natin, paano ba maiiwasan ang HIV? Merong limang pamamaraan na mula sa Department of Health. Una, abstinence. Abstinence meaning, ano ba, nasa ibang bansa ka, magtimpi. Magtimpi, kung kaya magpigil. Oo, kaya magpigil. Na walang sexual activity. Na walang kahit anong sexual activities na outside sa relationship nyo ng asawa mo or ng karelasyon nyo. Okay, mas safe yun. Kasi ang abstinence ay po, magagawa nyo naman sa sarili nyo yun eh. Di ba? Hindi tayo mag-abstain. Okay. Yung pangalawa, letter B. Kundi be faithful. Okay, after ng abstinence, number two is be faithful. Pero take note, be faithful dapat in both parties. Hindi pwedeng ako lang or siya lang. Dapat kayong dalawa ay faithful sa isa't isa. Yes. As in, walang ibang taong involved, kayo lang. Letter C? Ang letter C natin ay meron tayong condom. C ay condom, okay? Or tawagin natin na protection. Di ba ganun ang tawagin ng tao yun? Pero ang condom ba ay 100% safe only? Sa ngayon, siya yung kinikilala. At pangalawa, problem naman siya na ginagamit siya lalo sa mag-asawa na discordant couple. Pag sinabing discordant couple, ito yung mag-asawa na isang negative, isang positive. Para hindi mahawaan. Kung mahal na yung isang tao ng asawa niya, gumamit sila ng condom. So para hindi mahawaan yung isa, yung para hindi sila pareho magkakaroon ng HIV. Okay. Okay. So sa ngayon, condom kasi ang talagang kinikilala na safe sa panahon niyo. Kasi may tamang pamamaraan ang paggamit ng condom at dapat consistent yung paggamit ng condom. Correct and consistent yung condom. Okay, so ang talagang magiging safe ang condom kasi meron namang ano eh, may tamang pamamaraan paano siya gamitin. Yes. So dapat tama nyo siya gamitin and consistently gumamit kayo ng condom, okay, para maiwasan natin ang HIV virus. Okay? So meron pang isang letter C para sa mga taong hindi naman sang-ayon sa paggamit ng contraceptives or especially ng condom. Meron tinatawag na C as in correct choice and conscience. Pakinggan nyo ang damdamin nyo. Okay. Makonsensya kayo. Okay, and letter D, don't use just drugs and too much alcohol. Bakit, Owie? Anong kinalaman ng drugs at saka ng alcohol sa HIV? Kasi pag tayo ay masyadong lang sa alak o droga, nawawala yung paggamit mo ng condom o protection sa katawan. Okay. So, kumbaga kasi yung judgment mo hindi na tama eh. Yes. Dahil sa influence ng alak. Kumbaga, nawawala ka sa katinuan, sa madalit sabi. Yes. Kaya hindi ka nakakapag-desisyon ng tama once na malala yung influence sa'yo ng alak or nung drugs nung oras na yun. Letter E. E is ito yung education. Education. Kagaya na ginagawa natin ngayon. Yes. Ine-educate namin kayo para maiwasan yun, ang HIV. Yes. Okay, Owie, ano ba yung mga dapat gawin kapag nalaman mong HIV positive ka? Ano ba yung mga bagay na dapat gawin para maalagaan mo yung sarili mo? Kung ako sa halimbawa ko sa sarili, ihalintulad ko sa sarili ko bilang isang tao living with the virus, yung unang proseso na pag ikaw ay nag-reactive na sa HIV, dapat pumunta ka sa treatment na facility o hospital na may mga gamutan na libre, ay merong gamutan para maagapan yung HIV virus sa katawan mo. Mm-hmm. Una, mag-treatment ka. Pangalawa, dapat baguhin mo yung healthy lifestyle, yung healthy living mo. Mm-hmm. Pangatlo, yung pag-take ng antiretroviral drugs. Mm-hmm. Ay napakahalaga yung isang tao infected with the virus na dapat uminom ka ng antiretroviral drugs. Hmm. So, ARV or antiretroviral drugs, yun yung araw-araw na kailangan mong inumin, ano? Okay, guys, narinig nyo yun. Treatment, and then, meron na kayong maintenance, okay? Medication. ARV or medication na tinatawag. So, yun nga, guys. So, nandito kami ni Owie. Inilaan namin tong araw na to para magbigay ng awareness at saka ng education sa inyo. Kaming mga advocates at napakarami pang advocates ng HIV. Misa nakakalungkot lang isipin na sa kabila ng pagbibigay ng kaalaman or ng awareness ng mga nagsusumikap na grupo na to, medyo mataas pa rin nung nararanasan ng stigma ng mga kapatid nating namumuhay kasama ang HIV. Guys, isipin nyo na lang din yung pinagdaanan nila, yung pinagdadaanan nila. Infected sila, may mga tao rin silang affected, yun yung mga mahal nila sa buhay. So, tayo yung maging kaibigan sa kanila,
tulungan natin sila na mamuhay ng normal. So guys, para mas maka-secure kayo, para makasigurado kayo sa mga sarili ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, po pwede namang magpa-HIV test. So may mga grupo na nagbibigay ng libre niyan. Unang-una na itong St. Camillus Woodwater Center for Healing. Ito ay center na ipinangalan sa founder ng Camillian Fathers and Brothers na si St. Camillus Telelis, na kilalang patron ng mga may sakit. Kung gusto nyo ng libreng testing or kahit ng counseling, sila OWI, sila fathers, at saka sila brothers ang bahala sa inyo. So meron pang mga ibang grupo na nagbibigay ng libre niya, kagaya ni Love Yourself at saka ni Pinoy Plus. At least sila, kahit papano na-encounter ko sila dati nung kasama niyo pa ako sa advocacy, nung kasama pa nila ako sa team nila. So yun nga guys, tapusin natin ang stigma. So dapat ngayong alam nyo na yung mga bagay na yon, alam nyo na kung paano nyo sila dapat pakitunguhan. Okay? So ngayon magpapasalamat ako kay OWI. At thank you OWI sa pakunlak. Okay? At sa malaking tulong to para sa mga manunod ng vlog na to, na pagbibigay ng awareness sa amin. Thank you so much OWI! Bye!